This is All About Dog Show from Los Angeles, and you're watching Banderatelis Boxing Channel. Magandang araw sa atin lahat, mga boxing fans. Saan man panig kayo ng digdig naroon. Ito na naman tayo sa isa na namang episode ng Banderatelis Boxing Channel, no? So, ang topic natin ngayon, ayun, patuloy tayo naghahagilap, no, ng mga clues o ng mga pahiwatig, no, kung sino ang maaaring makalaban ng ating pambansang kamao, si Manny Pacquiao, itong first quarter ng darating na taon na 2020. No? Okay, pero bago natin talakayin yan, isa munang komento dito sa naganap na unang laban sa pagitan ng LA Lakers at LA Clippers. Parehong mga LA. Ang tanong nga dyan, who will emerge as the king of LA, no? So parang napakalinaw na sa atin na yung etong si Kawhi Leonard ay patuloy, no, yung kanyang pagiging antag dito, yung pagiging champion niya sa Toronto Raptors ay nadala niya rito sa LA Clippers. Kahit nga sa sinabi natin na sa game 1 na to ay hindi pa nakapaglaro yung kanya, yung isa pang all-star ng LA Clippers na si Paul George, ay nagawa pa rin nilang talunin ang star-studded na lineup ng LA Lakers, no. So papansinin natin sa preseason build-up nga, talagang malalaking pangalan yung mga inihilera nitong ano, no, nung LA Lakers. Sa pinakamalaki nga dyan, yung recruitment ng Anthony Davis, no? Tapos sinundan pa to ng marami pang pangalan. Tapos lahat na nagsasabi na biglang contender tong LA Lakers pala, no? Pareho palang LA to. Tapos pati nga tong si Kawhi Leonard ay isa to sa mga nire-recruit ng LA Lakers, no? Ito nga si Kawhi ay gusto niya nang lumaro sa LA dahil taga rito siya. Ito naman na naganap, dito naman siya napunta sa LA Clippers, no? So titignan natin kung totoo ba na ang LA ay ano pa rin, no? Bakuran pa rin to ng Lakers, o unti-unti na tong makukuha ng mga Clippers sa pamamagitan nitong defending champion na si Kawhi Leonard. Okay, so kaway-kaway tayo dyan sa mga Leonard fans. Sa Friday dito ng umaga, isa na naman testo sa kakayahan ng ating si Kawhi Leonard. Mapapasabak naman siya dito sa Golden State Warriors, no? So titignan din natin yan kung may chance tayo. Friday, bukas na pala yun. Kung may chance tayo na ma-ibrot na yan ay makuha natin ng live, gagawin naman natin, no? Okay, so punta na tayo rito sa ating boxing topic for today. Okay, bago maglaban tong sa World Boxing Super Series Bantamweight Finals sa November 7, itong si Nonito, the Filipino Flash Donaire versus Naoya, the Monster Inoue sa Saitama, Japan. Mauna muna tong isa pang World Boxing Super Series Championship. Dito naman nagaganapin sa O2 Arena sa UK. Sa pagitan naman ito ni Regis Prograis ng USA versus Josh Taylor ng UK, no? So ito naman ay ang paglalabanan naman nila, yung super lightweight o tinatawag din tong junior welterweight 140 division, no? So sino ba tong dalawa na to, no? Pareho tong ano, parehong knockout artist, parehong walang talo, undefeated, at ito ang number 1 at number 2 sa ating Ring Magazine Champions, no? Sa rating ng Ring Magazine ng super lightweight or junior welterweight o 140, sila yung number 1 si Regis Prograis, at number 2 naman si Josh Taylor sa rating ng Ring Magazine, no? Okay, so nakataya dito
ang dalawa nilang belt, unification belt to ng IBF at ng WBA. So dito sa pangyayari na to, pag sino man ang manalo rito, unified champion, dalawa na lang ang champion ng light welterweight. Etong yung isa si Ramirez, no, si Jose Ramirez, na may hawak naman ng WBA at saka WBC. Okay? So, pwede na itong ano, magkaroon tayo na undisputed champion. Okay, so itong dalawang boxer na to ay parehong knockout artist. Katulad na nasabi natin, si Josh Taylor ay may record na 13-0, parehong walang talo, at may 12 knockouts, no? So, ay 15-0 at 12 knockouts. So, tatlo lang yung nakatagal dito, nakasurvive dito kay Josh Taylor. At ito naman si Regis Prograis ay may 24-0 kartada at 20 rito ay sa pamamagitan ng knockout, no? So, bakit napaka-interesado tayo rito? Kasi ito yung magiging future na mga boxing greats sa welterweights, no? So, alam naman natin na pinaka-popular na division ngayon sa boxing tong welterweight, habang nariyan pa sila Manny Pacquiao, sila Errol Spence, Sean Porter, Keith Thurman at Terence Crawford. Eh, mas bata na itong version na ito, no? So, titignan natin, nasa light welterweight pa sila ngayon, pero pag graduate na nitong mga kapanahunan na nito nila Sean Porter, eh, sila naman yung mga magiging super boxing legends, no? Kung matatalo naman nila itong batch na ito, no? Okay, speaking of batch ng welterweight, sino na ba talaga ang maaaring makalaban ng ating pambansang kamao pagdating ng first quarter ng 2020? So, alam natin lahat na panaypahiwatig lang, alam natin lahat na yung ginagawa nito ni Sean Gibbons, medyo ginagawang popular lang, no? Hindi naman natin sinasabi na eto na yung laban. So, nagbabanggit siya ng mga pangalan para ngayon pag-usapan na at makapamili sila pag pwede nang mamili ang ating pambansang kamao. Definitely, hindi ito nililihim ni Manny Pacquiao. Ang gusto niya talaga maging kalaban, sumang-ayon man tayo at hindi, ay si Floyd Mayweather, no? Pero hindi naman siya yung magpapasya dyan. Ang magpapasya dyan sa laban na yan, alam natin lahat, ay itong si Pretty Boy Floyd Mayweather, o Floyd Manny Mayweather, no? Depende sa kagustuhan talaga ni Floyd Manny Mayweather na makagawa ng malaking pera, or depende sa kanyang itataya niya ba, kaya niya bang itaya. Kasi ano yan, siguradong sigurado na yan, nakikita yan, no? Siguradong sigurado tayo na yan ay tatabo, kumbaga, sa pay-per-view. Pinakamababa siguro dyan ay 2 million pay-per-view buys, no? So, kung tatantyahin lang natin yung kinikita ni Pacquiao sa kanyang mga 400,000 buys, kumikita na siya ng $20 million o katumbas na 1 bilyong piso, maaaring yung 2 million pay-per-view, napakalaking pera na sukat, pwede nang magretiro rin tong ating pambansang kamao. Na siya naman nating gustong panawagan lahat, 'di ba? Nananawagan naman tayo lahat. Alam nyo kasi hindi naman, wag nyo naman kasing isipin na mukhang pera lang yung ating pambansang kamao. Nakita nyo naman, no, yung recent na balita, namudmud ng pera, no. Yung kumbaga namigay ng tumulong sa mga mahirap, no. Actual 1,000 pesos kada isang tao, na umabot ng 4 point something million pesos ang pinamigay ni Manny Pacquiao. So ganun naman siya, no, binabalik niya naman to lahat ng kinikita niya halos sa boxing, ay na binabalik niya rin naman sa mga mamamayang Pilipino. Okay, so kung hindi si Mayweather, kung hindi pahanda, yun kasi yung problema dun, eh. Ang tantya ko ngayon, gusto na ni Mayweather, kasi dalawa kasi yung pinangangalagaan din ni Mayweather, eh. Pinangangalagaan niya rin yung na siya yung huwag siya makalimutan ng publiko, di ba? Kung mapapansin nyo, tuwing may malaking event, lagi siyang naglalabas ng kanyang mga Twitter,
Instagram na narito pa ako. hindi pa siya dapat maglaho sa paningin ng mga tao, no. So isang prueba na maaring malapit na tong laban na to eh yung mismong pakikipag-deal niya sa China, na dapat dinideal niya yung China, yung isang probinsya sa China, na magkakaroon siya ng Alatensin na exhibition matchup, isinatsantabi niya, no? Tapos, para makipag-usap palalo dito sa kampo ni Manny Pacquiao. So, in-expect natin yan. Ngayon, kung hindi si Mayweather, sino? Okay. Ako naniniwala ng gusto sana ni Manny Pacquiao, kung hindi si pwede yung laban ni Mayweather. Paniniwala ko to personal, ha? Kasi sinong biggest challenge na posibleng maganap? Si Terence Crawford. Si Errol Spence, di ba? Terence Crawford kasi, malaking challenge din yan. Pero, ang problema kay Terence Crawford, under siya ni Babarum. Di ba? So, mahabang usapin pa yan. I-resolve pa nila kung lalaban ba uli si Manny Pacquiao under ng bandila ni Babarum, no? So, alam na natin yung mga naganap. Baka malabo. Si Errol Spence naman, kaya si Errol Spence yung pinakamalaking hamon na posibleng maganap. Ang problema naman, buhat nung aksidente itong si Errol Spence. Wala tayong kasiguruhan na lalaban pa siya sa first quarter ng 2020. At malamang sa hindi siya makakalaban ng first quarter ng 2020. Dahil si Pacquiao hindi naman napabata, di ba? Kinakailangan niya ng lumaban, no? So ang available na lang dyan na malalaking pangalan, Mikey Garcia, Danny Garcia at Sean Porter. Si Kitor man, syempre, pwede rin, di ba? Mag-rematch sila. Pero sa tingin ko, hindi na dapat nagre-rematch si Manny Pacquiao kay Kitor man. Pag nanalo kasi si Pacquiao, tinalo niya na yan, eh. Wala nang dagdag sa legacy. Si Mikey tsaka si Danny Garcia naman, parang high risk, low reward. Wala na siyang maita, eh. Talunin niya man, sasabihin, tinalo nga yan nila Errol Spence, tinalo na nga yan ni Keith Thurman. Walang naghahabol na siya ng ilang laban na lang siya, di ba? Hindi na. So, natitira na lang itong si Sean Porter. At sabi naman ni Sean Porter, posible naman talaga. Paano natin natiyak na may posibilidad na si Sean Porter at maganda ba yung magiging resulta? Talaga namang nakita nyo naman yung si Sean Porter bago ilaban to kay Errol Spence. Parang inaano lang to, na tuntungan lang to. Alam na natin na si Errol Spence ang mananalo. Pero hindi, di ba? Nakita natin, lumaban yung Sean Porter. Nakita natin na lumusob ng lumusob. Yung mga iba nga nagsabi na pwedeng dapat draw or pwedeng nanalo pa si Porter. Pananaw na lang natin yan. Alam naman natin na nag-desisyon na yung mga judges. Kaya, yun na yun, no? Okay. Pero, natanim na sa isip ng tao na si Sean Porter, masarap panoorin, di ba? Nakatanim na yan, eh. Tapos, plus Manny Pacquiao. Alam niyo, magandang laban yan. Kasi, alam naman natin na si Manny Pacquiao, di ba? Fight, yung styles makes fights, di ba? Yung style lang naman na nahirapan talaga si Manny Pacquiao, sa totoo lang. Yung style ng basta magaling mag-counter, no? Juan Manuel Marquez at saka to si Floyd Mayweather, no? Kasi, okay, sigurado ba tayong panonoorin niya ng mga tao? Ngayon pala, nagsasabi na si Sean Porter na kaya niyang talunin si Manny Pacquiao dahil pinag-aralan niya na yung move ni Juan Manuel Marquez na huling nakatalo na knockout kay Manny Pacquiao, no? So kung may tendency si Porter na magsalita ng ganyan, at pag narinig ni Pacquiao yan at napikon, baka patulan siya ni Manny Pacquiao, no? So siya yung pinaka, sa tingin ko,
siya yung pinakamalapit sa katotohanan na maaaring makalaban ni Manny Pacquiao ngayong first quarter. Nagbigay na si Freddie Roach ng date, eh, di ba? Around February 2020, lalaban si Pacquiao. Pero siyempre, hintay natin yung official announcement mula mismo kay Senator Manny Pacquiao. Pero para sa akin lang, kung hindi, basta ganito ang sa akin, eh, no? Ang number one option pa rin ni Manny Pacquiao, si Floyd Mayweather, yung rematch. Ikalawa, kung hindi talaga ubra si Floyd Mayweather, kasi hindi natin kayang kontrolin yung pag-uutak ng mama, ay pinaka-posible sa lahat tong si Sean Porter. Unless nalalaban si Manny Pacquiao na sa isang hindi ganong kilalang boxer na parang ano siya, no? Yung Saraki. Magbibigay siya. Diba? Ang ganda rin nun, no? Yung magbibigay siya ng chance sa isang digan. Eh, pero napakalaki ng posibilidad na hindi mo kila. Parang ganun. Parang Manny Pacquiao versus Barrera nung araw na lumaban si Barrera sa isang unknown. Tapos binugbog siya, no? Okay. So, yun lang ang natin. Masabi natin dyan sa next fight ng ating pambansang kamao. Etong darating na mga sunod-sunod, mga laban ng mga Filipino, paalala lang uli natin. Tsakya, magla-live po tayo dyan sa mga event na yan. November 2, dalawa maglalaban. Si Romero Duno versus Ryan Garcia. Common event nitong Canelo Kubalib. Pagkatapos, championship naman to si Ancajas, lalaban din. Tapos sa November 7, siyempre inaabangan natin lahat. World Boxing Super Series Finals Bantamweight sa pagitan ni Nonito Donaire at saka ni Naoya Inoue. Tapos yung laban naman ni Solani Tete versus Gianriel Casimiro. So lahat yan magaganap ngayon. Tapos siyempre sa mga international na inaabangan din natin, Andy Tabachoy Ruiz versus Anthony Joshua rematch, at rematch naman ni Deontay Wilder versus Ortiz. Kaya full pack tong ano natin, tong ating last quarter, no? Tong November to December, punong-puno, meron pa tayong Southeast Asian Games. Nalalaban naman dyan yung ating gold medalist sa AIBA. Ang problema, hindi siya qualified sa Olympics dahil yung AIBA ay hindi na kinikilala ng Olympics na si Nesty Petesio at saka si Marshall na silver medalist naman ng AIBA Men's. So hanggang dito na lang, hanggang sa muli, magkita-kita tayo dito sa ating channel. Patuloy po kayong sumuporta sa ating Bad Rattles channel. So yung kung gusto nyo pong ma-picture at ma-shoutout dito, gawa lang po tayo ng katulad nung nasa unahan, gawa lang po tayo ng ating sariling video, padala nyo lang sa messenger sa Badong Aratilis. Hanggang dito na lang po, Bad Aratilis po.